Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang tauhan nga ni Supremo ang mauhulin nila Agustus at dahil sa pagpapahirap dito ay ituturo niya na lang kung saan ang lungga nila Supremo. Agad na magpapadala si Agustus ng mga tauhang pulis at rarat-ratin nila ang bahay na kinaroroonan ng grupo ni Tanggol at Supremo. Walang pakialam si Agustus kahit madamay si Amanda. Sa kabilang banda naman ay isa na namang problema ang malalaman ng pamilya ni David dahil aaminin na ni David na buntis si Camille. Kaya sa galit ni Rigor ay masasampal niya si David habang sila Marites at Tinding naman ay walang magagawa kundi damayan si David at Camille. Samantala, mag-aaway naman si David at Santino. Hindi kasi kakayanin ni David ang panunumbat sa kanya ni Santino dahil galit ito sa problemang hatid ng kanilang Kuya Tanggol. Ngunit si David naman pala ang magdadala ng malaking problema sa kanila at sinira pa nito ang kanyang pag-aaral at pati kinabukasan ni Camille ay nasira din. Kaya magsusuntukan ang dalawa at dahil panganay si David ay hindi masyadong lalaban si Santino. Kaya bugbog sarado dito si Santino. Masasaksihan naman ni Camille ang kaguluhan ng pamilya ni David kaya hindi niya kakayanin ang stress at sasakit ang kanyang tiyan. Kaya problema na naman ito pag magkataon. Kapag ma-hospital si Camille ay obligado silang gastusan ito. Wala pa namang trabaho si David para buhayin si Camille at kanyang magiging anak. Kaya katakot-takot na sumbat ang kanyang aabutin mula kay Rigor. Ngunit kapag mapuno si David ay susumbatan niya rin ang kanyang ama. Sasabihin niyang ito ang nagdadala ng malas sa kanilang pamilya dahil may babae ito. Kaya matinding sumbatan ang magaganap. Si David lang kasi ang nag-iisang nakakaalam sa relasyon ni Lena at Rigor. Ngunit ano kaya ang magiging reaksyon ni Marites dito? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode ng Batang Quiapo. Paalam!